Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito po, ang ating pong iluluto ay isang klase po na merienda. Ginataang bilo-bilo po ang tawag dito. At ang ating pong mga sangkap na kakailanganin, gagamit po tayo ng saba. 3 cups of saging na saba po ito. Bali, ito po yung nabili ko na nalaga na po siya. At gagamit din po tayo ng isang can po na jackfruit o yung pong langka. Bali, ito pong itsura niya. Isang can po siya. At isinali ko na rin po yung kanyang juice para po makadagdag pampalasa po sa ating ginataan. At gagamit din po tayo ng sweet potato po. Ito pong kamote. Bali, 3 cups din po ito. 1 can of jackfruit. At ito po ay 3 cups din po na saging saba na nilaga na. At ganun din po, gagamit po tayo ng sago. Bali, ito pong sago na nabili ko, frozen po siya, 3 cups din po ito. Kung sariwa naman pong sago ang inyong iluluto, isasama dito, dapat po ay pakuluan nyo po muna ito bago po natin isama sa ating para mas madali pong maluto. At gagamit din po tayo ng 1/2 cup of sugar. Kung gusto nyo naman po na mas matamis, kayo na po ang bahala mag-adjust sa asukal na ilalagay ninyo. Nasa sa inyo pong pangtimpla kung gaano po katamis nyo gusto. At gagamit din po tayo ng 6 na can po na coconut milk. Ayan po siya, 6 na can at 1 can po na tubig na idadagdag natin po para po dito sa ating lutuin. At ito pong galapong, bali ito po ay 2.5 na glutinous rice po ito. Napaghalo ko na po siya sa tubig. 2.5 cups of glutinous rice at 1 cup of water po ang ating paghahaluin para po mabuo siya ng ganito. So 2.5 cup po na glutinous rice at 1 cup na tubig. So pagkatapos pong paghaluin, magiging ganito na po ang itsura niya. Pagkatapos po niyan, atin po itong bibilog-bilugin na ganito po kalalaki. Oh, sobrang laki yan. Para ganyan po. Mga parang silaki po ng 25, mga 1 inch po na ganyan po. Atin pong bibilog-bilugin muna ito. At pagkatapos po, umpisa na po natin ang ating pagluluto. Ganyan lamang po. So 2.5 cups of glutinous rice with 1 cup of water po. Para po maging eksakto po yung sukat niya. Ganyan lamang po. Akin lamang pong bibilugin itong ating bilo-bilo. Ito na po yung ating bilo-bilo, yung pong ating glutinous rice. Natapos ko na po siyang bilug-bilugin po na ganyan po kalalaki. At pagkatapos po niyan, ang ating pong unang gagawin, kuha po tayo ng ating paglulutuan. Yung alam po natin na magkakasya po yung ating iluluto. Sana magkasya po dito sa aking kaserola. Ngayon po, ilalagay po muna natin yung 6 cans po na coconut cream or coconut milk. Lagay po natin muna ito, ang ating coconut milk. At pagkatapos po, lalagay din po natin yung 1 can po din na tubig. So, 6 can po na coconut milk at 1 can of water. Pagkatapos po natin mailagay yung ating coconut milk sa ating kaserola, atin po na siyang isasalang. Mga medium heat lamang po. Huwag pong masyadong malakas yung apoy natin. At pagkatapos po, atin na po rin ilalagay yung ating asukal. Tulad po ng nasabi ko, nasa sa inyo po kung gaano po karami yung asukal na gusto nyong ilagay na naaayon po sa tamis na gusto nyo. 1/2 cup lamang po yung inilagay ko. Ngayon po, atin po muna itong tatakpan at hintayin po muna natin siyang kumulo. Ito na po mga kaibigan at kumukulo na po at itong ating gata. Haluin ko lamang po ng konti. At pagkatapos po niyan,
atin na pong ilalagay itong ating sweet potato or ito pong kamote. At ganun din po, atin na pong isasabay itong ating bilo-bilo po, ito pong ating glutinous rice. Ah, malalaman po natin na naluto na po ito kapag po lumutang na siya. So, lalagay ko lamang po ito lahat at pagkatapos po nun, hintayin po natin na ito pong bilo-bilo ay lumutang bago po natin ilagay yung pong ating ibang sangkap tulad po nung saging at yung sago. Kasi luto na po yung mga yon na ilaga na, kaya po sa medyo huli na po natin ilalagay. Yun po, nailagay ko na po lahat yung ating bilog-bilo, ganyan pong ating bilog-bilo. Ngayon po niyan, atin po munang hihintayin na lumambot o lumutang ito. Pag lumutang na po siya, bali naluto na po siya noon. Ah, wag na po natin siyang takpan kasi po pag tinakpan po natin at pakukuluan natin siya, aapa po yan. Kaya hindi na po natin siya kailangan takpan yan. Hintayin lamang po natin lumutang yung ating bilo-bilo. Ito na po ang ating pinakukuluan at nakikita nyo po na lumutang na po itong ating mga bilo-bilo. Pag ganyan po, malapit na po siyang maluto niyan o pwede na po siya. Pag lumutang na po siyang ganyan. Pero wag nyo lamang pong kalimutang halu-haluin po ang inyong niluluto para po hindi masunog. Halu-haluin lamang po natin. At pagkatapos po niyan, atin na pong ilalagay itong ating sago. Bali itong sago na ito, naluto na po siya. Kasi mas madali pong magluto ng ginataang bilo-bilo kapag po ang ating sago ay nailaga na muna bago po natin ihalo. Lagay po natin ito. Ganun din po itong ating saging saba. At pwede na rin po nating ihalo yung ating pong jackfruit o ito pong ating langka. Na po. At ngayon po, hihintayin po muna nating maluto ang lahat po na yan. Siguro po mga 3 to 5 minutes po na pagpapakulo pa dito ay pwede na. Huwag namang pong masyadong malakas ang inyong apoy para po hindi mag-overflow kasi yung pong coconut milk maapaw po yan pag nagbabubbles po siya kasi. Ngayon po, hintayin po muna natin ng mga 3 to 5 minutes at malapit na po siyang maluto nun. Ito po, mga after 5 minutes po, kumulo na po siyang muli. Ngayon po, haluin natin siya. Tignan po natin kung yung pong lahat na ating sangkap malambot na. Lalong-lalo na po yung kamote kasi yung pong kamote yung pinakamatigas dito dahil sariwa po natin siyang nihalo. Ngayon po, medyo maano pa siya, matigas-tigas pa po siya ng konti. Mga lulutuin pa po natin ng mga another 3 to 5 minutes pa po siguro niyan para po sigurado pong malambot na lahat yung ating sangkap na naihalo dito. Huwag lamang pong malakas ang ating apoy para po hindi mag-overflow ang ating niluluto at hindi po masunog sa ilalim. Huwag lamang pong kalimutang halu-haluin paminsan-minsan. Mga another 3 to 5 minutes pa po. Ayan na po, makalipas po uli ng another 5 minutes. Ayan na po siya. Palagay ko po niyan ay malambot na po lahat yung sangkap niya. Bali, luto na po siya niyan. Ayan po. Haluin ko lamang po siya. Ito na po mga kaibigan, naluto na po ang ating ginataang bilo-bilo. Ayan na po siya. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming pong salamat.